Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon na ika-27 ng Setyembre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita kay San Vicente de Paul, isang pari, isang banal, tagapagtatag ng isang kongregasyon. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo tigit si Tita Virgie Cano, at ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ngayong araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras.
Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan, naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan. Dahil dito, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling bigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay, walang makatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkaroon ng habag ang Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay ating ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit.
Sila'y pinagbili na niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling na mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon, lalo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Noong pong panahon ni Jesus, siya ay may mga tagasunod. May mga gustong makinig sa kanya, may mga gustong sumunod sa kanya. Kaya nga po tayo ay merong 12 apostol at 72 mga alagad ni Jesus noong panahong iyon. Pero sa pagpapalalim ng pagninilay, ang sinasabi ni Jesus ngayon ay hindi niya sinasabi lamang sa kanyang mga tagasunod noon. Huwag niyo rin pong iisipin na ang sinasabi ni Jesus ngayon ay para lamang sa aming mga pari. Ang gawaing pagpapangaral at pagsunod kay Jesus at pagsasabuhay ng kanyang mga turo ay gawaing para sa ating lahat. Huwag niyo pong ihihiwalay ang inyong sarili, ha? Bagamat ang normaling nakikita ninyong nangangaral ay ang mga pari, ang mga madre ang nagbabahagi. Tayo pong lahat ay araw-araw na sinusugo ni Jesus. Ang inyong maging magandang tanong sa sarili, kanino kayo sinusugo ni Jesus? Marami po kasi sa atin, alas, yan naman isang mga pari lamang, yan naman isang mga tagasimbahan lamang, aba hindi po. Sapagkat tayong lahat ay mga tagasunod ni Jesus. Sa palagi ko yun ang dahilan ninyo kung ba't kayo naririto, unless may iba pa kayong dahilan. Sa akin pong palagay, kaya kayo ay sumisimba, kaya kayo nagdadasal, dahil gusto ninyong sabihin kay Jesus na, oo Panginoon, gusto kitang sundan, gusto kong isabuhay ang iyong mga turo. Kayo gapoy may iba pang dahilan bukod doon? Kasi ang sunod kong tanong, bakit kayo naririto? Ay ako, Padre, inapasama lamang. Ako hiniyakag lang ng aking kapitbahay. Ay wala akong mapuntahan ngayon, Padre. Ako'y sumama na lamang pa sa Padre Pio. Abay, nakakalungkot ako kapag ganun ang inyong dahilan. Ay lagi kong sabi, nakakalungkot yung pumupunta dito para magpa-picture lamang. Baka kaya naririto yung magpapapicture lamang diyan. Aba, sayang. O baka kaya kayo naririto ay dahil haplos lamang kayo kay Padre Pio, sayang. Hindi ho si Padre Pio ang ipinupunta dito. Tatanggalin nyo sa inyong isip iyon. May kahilingan kayo? May sakit kayo? Akala nyo ipagagalingin kayo ni Padre Pio? Hindi. Kailan may hindi nagpapagaling si Padre Pio? Yan ay baguhin natin, ha? Tayo ika sa Padre Pio at tayo ihahaplos kay Padre Pio. Ay kahit pudpudin ninyo ang kamay ni Padre Pio, wala kayong kakamting biyaya. Kahit kayo dito tumira, kahit kayo imatulog sa tabi ni Padre Pio, wala kayong kakamting kagalingan. Dahil ang nagpapagaling, si Jesus. Si Padre Pio, tulong lamang. Daluyan lamang. Kung kayo may iba pang dahilan ng pagpunta dito bukod kay Jesus, ay siya, inyong tanongin ang inyong sarili.
At baka sinasayang nyo lamang ang inyong pagpunta dito. Ay ako ikay magpapapicture para may bago akong pang My Day. Ay nakakalungkot naman iyon. Ay ako ikay pupunta sa Padre Pio. Kilala ko ang pari na naroroon. Lalong nakakalungkot iyon. Ay ako ikay kamag-anak nung paring naroroon. Kaya ako'y pupunta doon. Mali! Sapagkat tayong lahat ay sinusugo ni Jesus. At ang inyong pagpunta dito ay patunay ninyong gusto ninyong sumunod kay Jesus. Ngayon, anong hamon? Kanino kayo sinusugo? Aba, di sa inyong mga kapamilya, huwag na ko kayong lumayo. Baka iniisip ninyong, Father, ako ho'y sinusugo para sa aking mga kabarangay na aking paglilingkuran. Hindi. Kayo sinusugo sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong kapatid, sa inyong kapitbahay na mahirap unawain. Yun. Doon tayo sinusugo. O baka sa inyo'y meron ditong kakandidato ngayong eleksyon. Huwag niyong isipin kayo sinusugo para sa inyong mga kabarangay. Hindi. Unang-una kayo sinusugo sa inyong pamilya. Kung hindi mo maitaguyod ng ayos ang iyong pamilya, paano mo itataguyod ang iyong barangay? Kung ikaw ay magaling tumulong sa ibang tao at pinababayaan mo ang iyong mga anak, mali iyon. Kaya ang pagsusugo ni Jesus, itong sinasabi niyang pumunta kayo at inyong ipangaral ang mabuting balita. Ito'y sinasabi niya sa ating lahat, hindi para kayo lumabas ng bansa. Dige sa dyan naman pong mayroong mga sinusugo, nagmimisyon, pumupunta sa ibang bansa. Ay tayong lahat misyonero, sinusugo tayong lahat. Ay kanino ho, Father? Ay di sa inyong asawang lasinggero, sa inyong asawang bungangera. Yan, dyan kayo sinusugo. Ay paano ho ako sinusugo, Father? Ay pwede iyong unawain. Sa inyong mga anak na pasaway, sa inyong mga may sakit sa bahay, sinusugo kayo para alagaan. Yun ang pagsusugo ni Jesus. Kung iniisip ninyo ang pagsusugo ay para sa inyong, sa mga tao, sa inyong barangay na dapat kayo naglilingkod, hindi iyon ang unang gawain. Ang unang gawain ay ang mga katabi ninyo sa bahay, yung mga kasama ninyo sa bahay, na madalas ang pinagmumulan ng inyong problema sa buhay. Yun ang unang misyon. Eh alam niyo kung anong mahirap sa atin? Mas magaling pa tayo kaysa sa ibang tao, kaysa sa mga kasarili nating kapamilya. Hindi iyon ang unang misyon natin. Kung ikaw ay magulang, ang iyong unang misyon, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Kung ikaw ay boss sa isang kumpanya, ang iyong misyon ay ang iyong mga nasasakupan. Kung ikaw ay kaibigan, ang iyong misyon ang iyong kaibigan. Ganoon ang pagsusugo ni Jesus. At mahirap maging tagasunod ni Jesus kung tayo ay hindi kakabit sa Kanya. Mahirap pong mag-mission sa iba, mahirap maglingkod sa iba, na hindi mo kinuha kay Jesus kung paano ang tunay na paglilingkod. At iisa naman, iisa ang paraan ni Jesus ng paglilingkod. Alam niyo po kung ano yon? Yan. Wala nang iba. Ang magpakahirap, ang magsakripisyo, ang magdusa para sa iba. Kaya kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit na nanay, tatay, kapatid, tiya, lola, lolo, kapag kayo napapagod na, tumingin kayo dyan. Dahil yan ang ibinibigay na misyon sa inyo ni Jesus. Kapag kayo napapagod na sa inyong pamilya, napapagod na kayo magtrabaho, hindi naman kayo napapasalamatan, tapos ang inyong mga anak ay pasaway, umaga na kang umuwi, ayaw mag-aral ng ayos, tingnan ninyo si Jesus. Dahil ang sugo ni Jesus, sumusunod sa Kanya, yumayakap sa krus.
Huwag ninyong ipagdadasal na mawala ang krus sa buhay, ha? Hindi iyon mawawala. At kapag ka ang pinagdadasal niyo, Panginoon, sana naman po'y mawala na ang aking mga krus at problema sa buhay. Ay di naubos ang iyong mga kamag-anak. Ay di naubos ang iyong kapitbahay. Ayan ang mga pinagmumula ng krus sa buhay, eh. Hindi yun ang tamang dasal. Ang tamang dasal, Panginoon, bigyan mo po ako ng malalim na pagmamahal, ng mas malawak na pangunawa, ng mas malalim na pagpapatawad, para kapag ka ikaw ay sumusunod bilang sugo ni Jesus, handa ka sa kung ano pa mang iyong makakaharap. Kung yan ay kapitbahay na madamot, o di iyong uunawain. Kung yan ay kapitbahay na chismosa, abe di iyong uunawain. Ay chismosa nga iyong kapitbahay, lalabanan mo rin ng chismis. O ano pinagkaiba mo? Diga, di nyo gawin na isip yun? Galit ang iyong kapitbahay. Sasagutin mo ng galit. Anong ipinagkaiba mo? Gusto niyo ng pagkakaiba? Sumunod kayo kay Jesus. Maging tagasunod sa pagsusugo ni Jesus. Magbahagi ng pagpapatawad, magbahagi ng pangunawa, magbahagi ng pagmamahal. At yun ang ating hilingin sa banal na pagdiriwang na ito. Habang atin ding ipinagdiriwang ngayon si San Vicente de Paul, isang pari na nag-alay ng buhay para sa kanyang paghuhubog sa mga nagpapari at sa mga dukha, hilingin niyo po kay Jesus mamaya sa komunyon kapag tinanggap ninyo siya, inyong ibulong, Panginoon, bigyan mo po ako ng mahabang pasensya, ng malawak na pangunawa at ng malalim na pagmamahal upang ako sa aking pang-araw-araw na buhay laging makasunod sa iyo. Magbahagi ng pagpapatawad, magbahagi ng pagmamahal sa lahat ng tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong sa banal na tagapaghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon.
sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Jesus ang tinapay ng buhay binasbasan. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang,
ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Gamit po ang ating main arch entrance, itong malaking arko dito sa likod, tayo may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong para sa inyong pagbisita sa National Shrine. At hinding ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, pakitapon ang inyong mga basura sa tamang basurahan at huwag po kayong mag-iiwan ng basura dito sa loob ng simbahan. At hinding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Gagawin po ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging maging tagasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayo kayo at gawin mga alagad ang lahat ng mga bansa.